quality education. Expanding access to learning. Serving learners' learning needs. Tackling challenges of the present time. Supporting every learner's dream. Reaching young Tagumenos where they are. Today. Capital of the Philippines, advancing in the challenge of distance learning. The official TV-based instruction of Dep. Ed Tagum City. Bringing you quality education straight to your home. Plug yourself in. This is Dep. Ed TV. Tara na! From the Palm City of the Philippines, Division of Tagum City, following the lead of DepEd Sulong Edukalidad, let your dreams take flight with the official television-based instruction of La Filipina National High School, the Salida La Filipina TV. Huwag panghinaan, Salida La Filipina ay bigyan daan. Ito ay magbibigay na kaalaman. TV naman ngayon ang inyong paaralan. Mahirap man ang inyong sitwasyon, tayo ay magtulungan para sa edukasyon. Bawat isa ay mayroong misyon, matutong mabuti, maging inspirasyon. Salida La Filipina, ang iyong pangarap ay kikislam. Salida La Filipina, ang karunungan ay mapakita. Salida La Filipina, ay edukasyon. Naniniwala tayo na lahat ng tao, anuman ang katayuan sa buhay, ay pinagkalooban ng mga kakayahan at talento. Magandang umaga, mga bata! Ako si Binibining Flory, ang inyong guro sa araw na ito sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 7 mula sa La Filipina National High School. Gagabayan ko kayo sa paglalakbay tungo sa pagpapalawig ng kaalaman ninyo sa inyong sarili dito sa ating Salida La Filipina TV. Halina't umunawa, magnilay, sumangguni, magpasya at kumilos. Iba't iba ang taglay na galing at husay kahit pa sabihin na magkatulad ang talento at kakayahang taglay. Kunin at ihanda na ang module, papel at ballpen para sa ating talakayan.
Ito ang ika-apat na module sa ika-pitong baitang na may pamagat na Talento Mo, Ating Tuklasin. Sa araw na ito, ang ating layunin mula sa most essential learning competency ay natutukoy ang mga talento at kakayahan ng mag-aaral. Inaasahang makikilala mo bilang isang nagdadalaga o nagbibinata na may mga talento at kakayahan ka na dapat mong tuklasin at paunlarin. Kung ang iyong angking talento at kakayahan ay magagamit ng buong husay at sa wastong pamamaraan, malaki ang maitutulong nito sa pagkamit ng iyong mga mithiin sa buhay. Tatanggalin muna natin ang mga balakid para sa ating matiwasay na pag-aaral ngayong araw. Maaaring buksan ang iyong Module 4 sa ikatlong pahina. Ating subukin ang iyong galing at husay. Piliin at isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng may tamang sagot. Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo upang sagutin ang mga tanong. Kapag narinig mo ang tunog na ito, ibig sabihin tapos na ang 5 segundo. Simulan na natin. Una, ang kakayahang intelektual ay nasusukat sa pamamagitan ng A. Pagsasanay, B. Pagsusulit, C. Pagsasaulo, o D. Pagkukwenta. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik B. Pagsusulit. Pangalawa, ang kakayahan naman ay likas o tinataglay ng tao dahil na rin sa kanyang A. kakayahang mag-isip, B. kakayahang magmahal, C. kakayahang magbahagi, o D. kakayahang gumawa. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik A, kakayahang mag-isip. Pangatlo, ayon sa psikolohista, ang talento ay may kinalaman sa A. mula sa paligid, B. katangiang minanas sa magulang, C. mula sa pag-aaral, o D. pagsasanay ng isip at katawan. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik D, pagsasanay ng isip at katawan. Pang-apat, alin sa sumusunod ang hindi makatotohanan tungkol sa talento at kakayahan? A. Ang talento ay pambihira at likas na kakayahan. B. Ang bawat tao ay may likas na talino at kakayahan. C. Ang talento at kakayahan ay napagyayaman ng sarili. O D. Ang kakayahan ay nagpapahusay sa taglay na talento. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik A. Ang talento ay pambihira at likas na kakayahan. Panglima, alin sa sumusunod ang kabilang sa pangkat? A. Tubig, araw, lupa, talento. B. Maganda, kakayahan, talento, hangin. C. Bulaklak, dagat, bahay, aso. O D. Kakayahan, talento, hilig, pagpapahalaga. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik D, kakayahan, talento,
hilig, pagpapahalaga. Mahusay! Ngayon ay pumunta na tayo sa pagpapalalim ng ating paksa sa pamamagitan ng pagsusuri nito. Ang talento ay ginagamit na kasing kahulugan ng biyaya at kakayahan. Ayon kina Thorndike at Barnhart, mga psikolohista, ang talento ay isang pambihirang kakayahan. Sa kabilang dako, ang kakayahan ay kalakasang intellectual or intellectual power upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika o kakayahan sa sining. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang panahon ng pagsibol, lalong-lalo na ang mga teenager na katulad mo. Ang iba naman ay late bloomer. Isang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983. Ito ang teorya ng multiple intelligences. Ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay, ano ang iyong talino? At hindi, gaano ka katalino? Ayon kay Gardner, bagamat lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba't iba ang talino at talento na taglay ng bawat isa. Ikaw ba ay mahilig gumuhit, magpinta at gumawa ng mga malilikhaing bagay? Kung gayon, ikaw ay mayroong spatial o visual intelligence. Balang araw, maaari mong tahakin ang mundo ng sining, arkitektura at inhinyero. Ikaw ba ay mahilig makipagdebate? Nakikipag-usap sa maraming tao tulad ng mga miyembro ng student government, mahusay tumula at magaling sa pag-ulat sa klase? Kung gayon, ikaw ay mayroong linguistic o verbal intelligence. Maaari kang maging abogado, mamamahayag, politiko at guro. Ikaw ba ay mahilig sa pananaliksik? Magaling sa numero, kaya ikaw ay isang math quizzer o mayroong angking gilas sa agham at teknolohiya? Kung gayon, ikaw ay mayroong logical, mathematical intelligence. Uy! Pwede kang maging isang scientist, mathematician, engineer, doctor o economist. Ikaw ba ay mahilig sa pagsasayaw, pagluluto, at paglalaro ng iba't ibang sports? Kung gayon, ikaw ay mayroong bodily kinesthetic intelligence. Pwede kang maging mananayaw, atleta, musikero, artista, pulis o sundalo. Ikaw ba ay miyembro ng ating school choir, banda o rondalya? Magaling sa pagsulat ng kanta at paglapat ng tunog? Kung gayon, ikaw ay mayroong musical rhythmic intelligence. Pwede mong gamitin ang intelligence na ito sa pagiging musician, composer o disc jockey. Ikaw ba ay mahilig magsulat ng tula at gustong palagi ang mapag-isa at magnilay? Kung gayon, ikaw ay mayroong intrapersonal intelligence. Sa angking intelligence na ito, pwede kang maging researcher, novelist, o businessman. Ikaw ba ay mahusay makipaghalubilo, palakaibigan, at matulungin sa kapwa? Kung gayon, ikaw ay mayroong interpersonal intelligence at maaari kang maging politiko, guro, at social worker.
Ikaw ba ay mayroong interes sa kabuluhan ng mga bagay-bagay sa paligid at mayroong filosofiyang ipinaglalaban? Kung gayon, ikaw ay mayroong existential intelligence. At sila itong mga philosopher at theorist. Ikaw ba ay isang plantito o plantita na mahilig sa pagtatanim ng halaman at bulaklak o pag-aalaga ng mga hayop? Kung gayon, ikaw ay mayroong naturalist intelligence at maaari kang maging isang environmentalist, farmer, at botanist balang araw. At iyan ang siyam na intelligences ayon kay Dr. Howard Gardner. Dagdag pa niya, maaaring taglayin natin ang tatlo o higit pang intelligences. Kaya, hinihikayat ko kayong diskubrihin ang mga ito sa iyong sarili. Ngayon, tayahin natin ang inyong alaala sa katatapos lang na diskusyon. Sa loob ng 10 segundo, ibigay ang siyam na intelligences ayon sa teorya ng multiple intelligences ni Dr. Howard Gardner. Mahusay! Ang siyam na intelligences ayon kay Dr. Gardner ay spatial, kinesthetic, intrapersonal, logical-mathematical, linguistic or verbal, interpersonal, natural, musical, at existential, o skill in me. Ang mnemonic device na ito ay maigi upang hindi natin makaligtaan ang siyam na multiple intelligences ni Dr. Howard Gardner. Ngayong alam mo na ang siyam na intelligences, ating subukin ang inyong kaalaman. Gawin ang gawain bilang 5. Ito ay matching type. Piliin mula sa loob ng kahon ang tamang intelligence na binabanggit ng pangungusap. Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo upang sagutin ang mga tanong. Kapag narinig mo ang tunog na ito, ibig sabihin, tapos na ang 5 segundo. Ang mga pagpipilian ay A. Spatial or visual, B. Intrapersonal, C. Interpersonal, D. Linguistic or verbal, E. Kinesthetic, F. Existential, G. Logical mathematical, H. Musical rhythmic, I. Naturalist. Magsimula na tayo. Una, si Boy ay magaling sumayaw. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik E, kinesthetic. Pangalawa, si Ana ay panlaban ng klase sa matematika. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik G, logical mathematical. Pangatlo, mahilig magtanong si Ben at mausisa sa lahat ng bagay. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik F, existential. Pang-apat, marami tayong mga kababayang umaawit sa ibang bansa at naging tanyag. Ano kaya ang sagot? Ang kasagutan ay titik H, musical rhythmic. Pang-lima, ang aking ina ay mahilig mag-alaga ng halaman na namumulaklak. Ano kaya ang sagot?
Ang kasagutan ay titik I, naturalist. Magaling! Ngayon, tukuyin naman natin kung ilan sa siyam na multiple intelligences ang taglay mo. Ilang talento ang meron ka? Congratulations! Tingnan mo, marami kang talento. At tandaan, ang ating mga kakayahan at talentong taglay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi nararapat natin itong ibahagi sa iba. Napakahusay! Nakamtan natin ang layunin sa araw na ito na natutukoy ang inyong mga talento at kakayahan. Nagagala kami na makasama kayo sa ating paglalakbay sa panimulang edisyon ng Pang-TV na pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao by Tang 7. Muli, ako si Binibining Flory, ang iyong guro dito sa Salida La Filipina TV na nagsasabing ang pagpupunyagi sa paglilinang ng sarili ay hudyat tungo sa kaganapan ng sariling pag-iral. Magandang araw! Salida La Filipina, ang iyong pangarap ay kinislam. Salida La Filipina, ang kaunuhan ay magkagutan. Salida La Filipina, edukasyon, abot kamay. Salida La Filipina,